Good morning! So today guys is Sunday. Okay guys, so nandito na tayo ngayon sa office and ito, kailangan ko lang mag-internalize. Now, I'm actually watching yung latest upload ko ng daily life vlog ko. And I would like to highlight and shout out to Joyce Perlas for the first one na nag-comment sa ating daily life vlog kahapon. Good morning! Welcome to Buhay sa Dubai, Marley Tawa. At ang kanyang napakaganda. At hindi kita makita. Ay, ang layo. Kasi nakikita ko yung mabuhay ng Philippine Airlines. Okay, we're going guys to other location. So are you ready guys to go to Saudi Arabia back? Okay guys. Ang galing naman ng kotse mo. So paano tayo tatakbo ganyan? Sarado. Pwede mo magkaroon ng ano, ng car raid? Ano? Car raid. Kasi diba nauso bag raid? But hindi natin gawin car raid naman next time. Take two. Okay, so Mar, handa ka na ba? Naipakilala ko sa iyo ang resto na ipo-food vlog ko ngayon. Ready na ako. Okay, so una sa lahat, this is one of my favorite na Filipino restaurant na nasa 5-star hotel. So kanina, pinakita ko na sa iyo yung mga gadget na ginagamit ko for vlogging. But as of today, ang gagamitin natin itong stand lang talaga para mas easy yung paggalaw natin. So ang gagawin natin, let's start with filming muna yung ambience nila, yung tawag nito, yung dining area, tapos kuhanan mo dire-diretso lahat ng mga food nila. Oo, para mamaya isang edit ka na lang, cut ka na lang ang gagawin mo. Okay, so ready ka na? Kakain tayo ngayon. Ready, let's go. Ready na. Tara. All right, so hello guys, I'm Zuni Franco Sarsano of Buhay sa Dubai and welcome to Food Trip. And today guys, makakasama natin ang aking very good friend na dati super shy. Ngayon medyo nasanay na sa camera. Okay, so ngayon po ipapakita ko sa kanya, i-explore natin kung how delightful ang La Mesa restaurant na i-feature natin sa araw na to. Kaya halika naman, gutom ka na ba? Gutom na. Okay, tara. And okay, so since this is a long lane of pork, ayan. Ooh. Wow, gusto ko to. I want more of this. Okay, so sisig. So guys, dito kasi, Mar, dito kasi sa La Mesa restaurant, they're not only just serving yung buffet na food, pero meron silang packages dito na it comes with alak. Kaya that's why yung ibang food nila dito perfect for pulutan. At ito, may pork sila dito. Oh, yes. They're allowed to sell Yes, pork. Because only hotels are allowed to sell pork dito sa UAE. So in this section naman, iba-ibang ano na, mga non-pork na dito. They have fish, they have chicken, and veggies. Of course, dito, uso ang sinangag. Kaya, wow! Woo! Kaya, kailangan talaga mamaya mag-workout ako because of this. So, today, magbe-beef tayo. Woo! Love it. Alright. Woo! Alright! Wow! Thank you! More? Okay. Wow. All right.
So, perfect guys. Meron sila ditong mga salad. Perfect para sa lechon. Okay, thank you po, sir. Grabe guys. Ang bango. Yung tipong, alam mo yung masarap na pagkain, amoy pa lang. Gusto ko na kumain. Ito naman yung isang disadvantage ng pagpo-foodvlog. Kasi nga, once the food is served, or nakakuha ka na doon, you cannot eat right away. Correct. Diba, ikaw, so... Pipicturan mo muna. Oo, picturan mo muna, video mo muna. So yun yung isang disadvantage lang talaga. But, of course, the very nice advantage is, you will get a chance to eat each and every food na gusto mo while doing that. Kaya Kasi ang, I understand kasi if you are doing food vlogging, kailangan talaga you have to share your thoughts, your likes, and your dislikes as much as possible. Pero ako as a food vlogger, what I'm doing is, let's say if may napapansin ako na parang may something not okay sa mga siniserve nila sa akin, I talk to the manager or to the chef. Oh, I have to give them an honest feedback. Then kasi ang purpose why I'm doing food vlogging for Filipino brands and Filipino entrepreneurs is para matulungan sila na ma-push, ma-boost online yung mga businesses nila. So, yun. So, dapat, you are there to help them on their social media. At the same time, if you have a very good na suggestions, and then, you have to be open sa suggestion mo. Kasi nga, like on my case, I've been to different Filipino restaurants, and I know where exactly to eat. Let's say, if gusto mo ng chokawale. Oo, if kung saan yung best na chokawale dito sa Dubai. Kung saan yung masarap na chicken barbecue, na curry kare, yun ito din. Okay, so let's start. So, Junie, so ano ba yung karaniwan na ano na binavlog mo or you're including sa mga vlogs mo sa YouTube? Well, ako kasi talaga, my channel name is Buhay sa Dubai. So as much as possible, I'm really covering yung life ko as OFW sa Dubai. Okay, bakit ko hindi sinishare yung life ng ibang tao? Mahirap kasi, alam mo yun, i-share online ang buhay ng ibang tao. Diba? I might be wrong on presenting yung life nila. So what I'm doing is, I'm sharing my life. And so, also para makarelate yung ibang tao sa exactly. life mo. And the reason why most of my vlogs are raw, just to show na authenticity ng tunay na storya. Kasi nga, if, let's say if I edit it katulad ng mga super professional, para nagmumukha siyang tawag nito, commercialized. So sa akin kasi, it's real event, real people, real scenario, and I don't care kung minsan iba yung mga nababanggit yung mga topic, nakakatawa na yung mga kasama ko, kasi what I want is a real story natural. Na ma-share ko. Oh, natural. Pero since napamahal tayo mga Pilipino sa pagkain, kaya isinama ko ang food vlog. So ituturo mo sa amin ngayon, paano ba yung food vlogging? Oo. So number one, of course, kailangan sa food vlogging talaga is you have to consider yung 5 elements. Okay, Mara, ganito, and also to our viewers, if you would like to have a very nice food vlogging talaga, you have to make sure na yung 5 elements na yun is makukover mo siya. Okay, number one, you have to know, you have to share pala online yung location ng brand na gusto mong i-promote sa online. Of course, kailangan alam nila kung saan yung location niya, anong floor, anong hotel, that's very important. Second is you have to know ano yung cuisine na ino-offer nila. Para malinaw ko, like our location ngayon, it's La Mesa Restaurant. More than 50% ng food nila that is Filipino, but they're offering Asian cuisines din. So you will not be surprised na meron silang mga shomai, mga sushi, mga ganon. And third is you have to check din yung availability ng seats. Gaano kalaki yung capacity nila. Do they have private rooms? Or do they have like party rooms? Kailangan mo i-highlight yun. And number four is kailangan mo na ma-check yung kanilang operation or timings. Okay. Kasi nga, for your viewers to know kung anong oras lang sila pwedeng pumunta. Because dito sa Dubai, there are some, di ba, lalo na yung mga nasa mall, they're not open ng early morning. They don't serve breakfast. So you have to mention until what time din. So, and the last is, as much as possible, you have to give a feedback dun sa food na kinakain mo. Kasi nga, iba pa rin talaga na you have a personal review sa pagkain na kinain mo from the restaurant. So ako naman, to put myself on the safe side, ay hindi ko sinasabi lahat. I just highlight which among the dishes na nakain ko, yung highly recommended.
i-highlight mo sa mga viewers. Kasi you have to, or else kasi mapupuno ka ng mga message. Masarap ang pagkain doon, sir, kasi dahil hindi mo nang mention yun sa vlog mo. So magtatanong sila sa iyo. So yun. And kung pwede mo maisingit yung other elements like may parking ba yan, may baby chair, do you have a smoking area? Yung mga tipong ganun, or tawag nito, may video okay ba dyan? Kasi normally Pilipino kapag restaurant, may mga video okay. So there are some other restaurants na may mga video okay sila, kaya sila pumupunta doon. Okay, so now okay. Kakain tayo. So sa part naman na kumakain kasi, wala akong rule. If okay. Let's say I'm if with my friend, since friend naman kita, then just enjoy the food. And then later on, I will make a small clip sa'yo. Okay. Your personal feedback about sa pagkain. Sa kinain ko. Okay. Ah, okay. So I'll just enjoy my food first. Uh-oh. Okay. Yun. Okay? Sige. Alright. Na-amaze ako kung gaano kalaki yung place ng ano ng restaurant nito. Actually, sila yung almost 7 years na dito sa UAE, and they are the first Filipino restaurant na naka-base sa 5-star hotel. Kaya, so 5-star hotel tong Ashana Hotel na sa yes. Kaya favorite ko yung place naman na to na binabalik-balikan ko. I've been here like couple of times na. Pero lagi ko tong nire-recommend sa mga friends ko, it's because tingnan mo na yung mga pagkain. Oo nga. Yung spiciness, yung lutong nung pork nila. And then yung tamis ng mga desserts nila dito. Imagine for just less than 100 dirhams, you will have ganto na kadami yung ano. Yes, you will have the chance to eat yung lahat ng pagkain nila sa lamesa. So I didn't know na dito pala sa Dubai, hotels lang ang pwedeng magbenta ng pork. Yes. Na as in luto na talaga, na pwede yes. mo nang ready kainin. That's true. Pork tsaka alak. Pork at alak. Mm-hmm. Kaya you cannot find so, any bar. So, may alak dito sa choices yes, dito sa buffet? Yes, oh, okay. So, tawag dito, wala kang makikitang bar dito na wala sa hotel. Mm. Lahat nasa hotel. So, ganun ka strict ang Dubai with regards sa policy na to? Kasi for them, it's... Dubai or Middle East? Middle East. Okay, and one more tip na gusto kong i-share is, if you are doing your vlog, kailangan be as natural as who you are. Yun lagi yung tinuturo. Diba, ang dami kong tinuturoan ng mga vlogger dito. Kuya, anong gagawin ko? Anong style ang gagawin ko? Just be you. Oo, ang lagi yung payo is, ano ba yung gusto mong gawin talaga? Saan ka mas interesado? Ano yung mas gusto mong gawin? And then pagdating naman sa paano daw siya magsalita, English ba or Tagalog, or yung tipong ganun, then my answer is, kung ano yung normal na speaking terms na ginagamit mo. Kung Tagalog ka, then enjoy doing it by Tagalog. Kung kaya mo naman mag-English din, bakit hindi? Basta anything that you are so comfortable. Oo, yun yung importante. Then kung may pagkabisaya ka ng konti, then it's fine. Kasi ang vlogging kasi, naniniwala ko na your viewers will love you as who you are. Pero if you're trying to pretend to be someone else, hindi mo mai-enjoy yung ano eh, yung appreciation nila. Kaya ako, minsan kahit nadudulas-dulas ako na, di ba nga, ilogo ako. Minsan nadudulas-dulas ako, okay lang. So, I think, sa klase kasi ng vlog na meron ako, since daily life ako or real life vlog ako, hindi siya matrabaho, madali gumawa ng content. Kasi whatever is my life today, that's my content for today. Yun na yun. Oo. Kaya yun, so, kaya yung mga viewers na meron ako, kung ano yung nakapapanood nila, alam nila, sigurado sila na yun ang totoong buhay ng mga Pilipino dito sa Dubai. Gayun ito, nakakasama kita. Oo. At malakas ka kumain. Di na. Okay, so now, ito yung time naman na before we end, you have to say something sa mga viewers ko kung ano yung rate mo sa pagkain dito sa La Mesa Restaurant. Okay, this is a buffet guys. So ako kasi, I would like to maintain pa rin to live a healthy life. So hindi naman ibig sabihin na you are in a buffet or eat all you can, kailangan mong kainin lahat yun. Okay, that's not good. So ang ginawa ko, I just mix yung food na alam kong gusto ko at then yun, in-enjoy ko siya. So kanina, of course, dahil very famous sila sa pork dito sa La Mesa Restaurant, which is very crunchy yung skin, but yung meat niya hindi siya matigas, it's soft. Okay, at they have a very special sawsawan actually, which hindi lang natin kinuha. So, when it comes sa kanilang pork dito, masarap. If, especially guys, if you're trying to visit here every now and then, yung, let's say, for the pork adobo, for example,
today normal na adobo or regular adobo yung luto. The next day, it will be a iba spicy na adobo naman. Oh. Or lutong Tagalog, lutong ganito, iba-iba. So you will not encounter the same food ngayong araw na to, tapos buka. In a week, iba-iba yan. Yes. Ah. Yun yung isa sa mga favorite ko dito sa pork section nila. And, di ba nga, especially yung mga galing from Middle East na nagbibisita rito sa Dubai ng mga followers and friends ko. Dito ko sila dinadala. Nag-grave sa, ano, sa pork na ulam. Oo. And one good thing about sa pork nila dito is hindi mo ma-feel yung super greasy. Kasi di ba sa gawa ng taba ng baboy. So yun yung isang advantage na nagugustuhan ko talaga dito. And then yung kanina yung, ano nga to, sisig. Oh my God. Oo, parang perfect talaga siya pang pulutan. Sobrang sarap niya. Pero good thing we don't drink, no? Hindi ka rin uminom, di ba? Yung sisig nila kasi maganda kasi hindi siya tuyot na sisig normally na ano. Totoo. Maano siya, saucy. So perfect siya sa rice. Perfect siya sa rice. At saka pwede rin naman na walang rice. Kasi malutong. Pero wait lang, di ba ang sisig tenga ba yun? Ano, normally yung mukha. Ayun nga, tenga, mukha. Yan parte ng sisig. Talaga? Ew! Seryoso? Okay. Diba sa tinatawag pa ngayon, maskara, di ba? Ah, okay. Akala ko talaga tenga. Tenga din. Oo, tenga din. Okay. Part din ng tenga sa pain mukha. Okay, alright. Anyway, it doesn't matter kung anong part yun. Basta importante, masarap yung pagkain. Okay guys, so ito yung first scene namin pero gagawin namin ang last part. Kaya yun. Okay, so actually ang unang eksena natin ay papunta dito sa bahay namin. So tara, pasok tayo sa loob. You got it? Anong gagawin mo ngayon? Okay, so ngayong umaga guys, makakasama natin yung ilang mga kaibigan ko. Dadalhin ko sila sa isang restaurant na super favorite ko. Kaya I have to share yung ganong klaseng mga klaseng restaurant para naman, alam yun, matikman nila kung gaano kasarap to. So kailangan ko antayin ang kaibigan ko na nandito para sa... Hello, Sir Jury! Oy, kumusta? Pabuti. Since nandito ka, isasama na kita. Okay, sige. Okay? So dun tayo. Tara. Okay guys, so now it's 5:32 in the afternoon. Nandito pa rin kami, kasama ko po ang Key World team pa rin. Hindi pa kami tapos. Actually, wala pa kami sa kalahati ng gagawin namin. Grabe. But you know what? My wish and my dream, sana ganito ang trabaho ko everyday. Ang saya-saya kaya. Free meal, free transportation, free parking. May free loading ba kayo? Ano? May freeloading kayo for communication. Ang kilala naman siguro yung logo nila, no? Hi, Papa! Hello! Hello, what's up? Bye-bye. Okay, so some behind the scenes. Hirap na hirap ang aming photographer sa aming this is 50mm lens. Bakit nga ba 50mm kasi yun na dalawa? Kasi yun lang yung pwede nang hirapin. Ah, okay. Alright, so ito guys, action time. Ayun mo na! Ang size ang may na! Ang arte! Ang arte nyo! I'm so tired! Siyempre! Ito ka. Ito naman kailangan mo maka-reach ng 60, no? 60 RPM. Or depende sa goal, meron ding 100 calorie. Ito yung calories. So bite lang muna kayo. Ready, go. Ay, fun talaga. Oo. Ayan, si Junie, mga kaibigan. Araw-araw po siya nandito. Ako na mismo yung nagsastop sa kanya na baka ma-overtraining siya eh. See, that's how dedicated I am. Yes, correct. Tapos hindi siya kumakain ng mga noodles at saka mga... And soft drinks. Yes. It's not good. Mga 5 minutes ago siya nag-stop ng soft drinks, mga kaibigan. Pag-iit na lang ng 5 minutes ago. Ata sinumahan siya. Ayan, tapos na po.
Oh. Ang tinatamaan nito is yung back, tsaka bicep, tsaka yung abs kasi kailangan mo mag totally straight. Mm. Okay, so chest out. Stretch yung kamay, and then push. Everything, full body stretch, okay. Such as your upper body, your core, and your legs. At the same time, good form of cardio stretch. Oh. So yung position, the purpose is you have to let your chest down on the floor, like this. And explosive, up and up. Mm, okay, got it. Okay, go. Yes. Oh, di ba? Oh, dahil hindi beginner ang ano mo, gawin mo yan. Okay. 100. Go. 1. 99 more. Ano ba 'yung papahiya? Okay guys, so we are now in our third location. I think this is our fourth location. So I'm with Miss K, with Sir J, and of course Mar ng Key World. Key World talaga, K-World. K-World. Si Yumi. Yumi ng G-World. J-World. In-World. In-World. Diba ano yun? MLM company. You know what guys? I'm so proud wearing it. Parang ngayon ako nag-inarte sa t-shirt. Malaki sa'yo. No, ang ganda niya. Hawakan mo nga, I will show yung backside. Para makita nila kung gaano maganda yun. Diba? Wayne Spire Filipinos. 2 years. Diba? Wow. 2 years na. See? Tapos ibaba mo yung shot para makita nila yung... Hindi, ibaba. Baba. Ah, okay. Ibaba para makita nila ang improvement. Ng baby ko. Wala. Anong abs? I'm pregnant. Abs. Abs. Okay, sige, let's do our... Hi guys! Welcome back to Sir Junis' channel, Buhay sa Dubai. So let's see the life of the man behind the YouTube channel, Buhay sa Dubai. So, there you go. Iyan ang style niya ng, ano, ng fasting. Fasting talaga. Sige, yung first questions is... you're at the back of the camera. Ba't ka nag-decide ng mga ibang bansa? Oh, wait. Okay. At ano yung mga naging struggles mo nung... So we will know what are the struggles of Junis. Pero before we progress, we'll tell natin kung nasaan tayo. Identification natin. Explain mo sa amin kung nasaan tayo ngayon. Okay, sige. Sige. Sorry. Abuhan na lang. Sorry. So, we'll give you a little bit of tips regarding about the struggles and about the life of Mr. Juni, and we might get back in a few seconds. Kailangan talagang dapat makulit. Hindi ko gusto yan. Okay, jump tayo. Hallelujah. Sir Juni, what the hell? Ready? 1, 2, 3, go. For your interest. For your innovation. For your information. For your ideas. For your inspiration. For your ano yun? I'm Christine. And you're Sabina. And you are watching FYI TV. Taka rito ka. Dapat ka dito, dapat ka dito, di ba? Joke lang. Mas maganda kasi kung may movement din dati. Mas kaya tayo. Walang iba kundi ang Chubby Bunny Challenge. Hi guys, welcome back. So this is the second episode for FYI TV. And alam ko lang kasi yung mic nasa relay. Welcome back to
Sir Jonas channel, Buhay sa Dubai. So, this is the second episode for FYI TV. Diet! Diet! Action! In this episode, ipapakita namin sa inyo ang aming version ng isa sa mga sikat na mga online challenges. Walang iba kundi ang Chubby Bunny Challenge. And of course, sa aking feature naman mamaya, makikilala nyo ang isa sa mga coach ng Filipino Institute. Okay. Parang may redundancy ng content. Tingnan natin. Pakinggan natin. Okay, I won! Yeah, yeah! We're doing it! Done. Hi guys, so we're done with the FYI behind the scenes. So let me give back the camera to the man behind Buhay sa Dubai, Junie! And you know what? I'm so full, I'm so busog because of this Chubby Bunny Challenge. Ang dami ko nakakain marshmallow. We're about to puke. So they will go to the next location. Thank CRO! You guys. Bye-bye! We'll see you on Sunday. Bye! Bye guys! Okay, so last stop for tonight, guys! Grabe, ang dami namin pinatay! I am so tired! But I'm happy, okay lang. Jam-packed schedule. Oh, kasi ito, perfect place ang CRO for you guys to relax. Dahil pagod ka na. Dinner. And a little drink. Kaya yun, so let's do it! Ready? Selfie King! Wow! Oh my God! It's... Wow! Kumusta nga bro? Grabe ang bango! Ang sarap ng sawsawan! Panalo! So guys, yung design niya kariton talaga siya. Ang galing! Okay guys, so singit lang natin. Oh my God guys, this is the halo-halo with tuba. May tuba? No. Day joke lang. So halo-halo kulada. So meron siyang kasamang anak. Wow. Wait lang, malalagay pa. Ay, meron pa ba? Sorry po. Ayun. Panalo. Okay, dito lang yan guys sa CRO. Mas may ganun pa. Kompleto na. Dalawang araw. Oh, ito na. Kuhanan nyo na to. Okay, pa ilalagay natin ba? Okay, good evening po sa inyo lahat. I'm Junie Franco Sarsano, Buhay sa Dubai. Ayan, so gusto ko lang pong pasalamatan, of course, ang La Mesa Restaurant from Asiana Hotel. And because the reason, CRO. And abangin nyo guys, everyday po ang key world. So thank you so much, the Coach Academy, La Mesa Restaurant, CRO again, and the tourism, at sa lahat ng mga nakasama namin kanina, and of course, Filipino Institute. So yun po, abangin nyo po. Thank you! Hi, thank you! Thank you, Miss Sweet! Santos, Philippines' Prince of Ballad, and currently playing the role of Tui in the Miss Saigon UK Tour. Thank you for watching Buhay sa Dubai channel.